Ang nagsiserve sa iyong Panginoon at hanggang ngayon wala pa ako namuhuli. 35 years na ako nagtatrabaho at sa sakripisyo at wala pang nangyayari. 40 years na ako naghihintay kay Lord at wala pa hanggang ngayon. So see, and then another thing, they have crossed Peter's mind. See, dami na po pwede magpulong sa iyon. Hey, I hope you're following me. Pwede pang isipin ni Pedro, nagtipakbo, isang karpintero, tinuturuan ang isang bihasang nangingisda. Eh, karpintero si Jesus, marami niya sa nangingisda. Huh? Ano niya? Ang tinuturuan. Pero, eh, wala naman, mawawala. Buong gabi lang sila nangingisda, walang nakumuhi. So, anong sabi ni Peter? Master! Tatali yun. How he addressed the Lord. Master! Sabi niya. So, ay hindi ba siya alagad ng Panginoon? Tinitingnan lang ang Panginoon. Eh, balik na ka. Master, sabi niya. We have fish all night, but have caught nothing. But at your command, I will lower the nets. Okay, lang po. At ang wala kami huli. Ano mo mawala? So, nagpunta sa manalig at inihagis ang lampat. And what happened? You know what happened? What happened? They, when they had done this, they caught a great number of fish. Nabuntik ng mapulit ang lampak. Nabuntik ng lumubog ang makakila. And they called the other boat. Ilan yung mga sabihing takat? Dalawa. So they called the other boat. Nabunok ang dalawang bangka ng isda. Wow! Miracle! And then what did Peter do? Tumanong pa siya, hey, galing ko, ang nagkikita ng marami nito niya, maraming bente sa pare, at iinom kami ng mga kasama ko, pagkatapos mag-isa, ay, nakadami tayo, hindi na mag-isa, nag-isa na dito, yay! Oh! Anong ginawa ni Pedro? He knelt before the Lord. Noong una, anong tawag niya kay Jesus? Master! Nung nakita niya yung maraming isda, lumuhod, and then sabi niya, hindi na master. Anong tawag niya? Lord. Again, Lord. Lord, sabi niya, depart from me. Isa po akong makasalanan. Can you follow? And then after that, anong ginawa? Pinigay isang isda. Binali ang isda. Binalot, pinorkilo ang isda. Ibinenta ang isda. Hindi. Saint Luke says, they left everything and followed Jesus. Okay? Can you follow? Simple po. Simple. Okay, review. Where was Jesus? Saan? Come on, answer. Nasaan si Jesus? Come on. Ha? Well, saan siya? Lake Genesaret. Sa tabi ng lake, anong ginagawa niya? Anong ginagawa? Come on, please. Anong ginagawa? Preaching. And what were the people doing? They were listening to Jesus, to? Come on. They were listening to? Okay? The Word of God. The Word of God. And then what do they see? Madali. Two boats belonging to Simon Peter. And after teaching, sabi mo, nakalimutan isinig nyo kung ano ang pinangaral ni Jesus. Pero natatid nyo, after preaching, ano ang napansin niya kay Peter? Yung ginagawa ni Peter, ano ang kasalanan niya? They were cleaning their nets, washing their nets. Bakit? Dahil? Walang humong isa. So, anong ginawa ni Jesus? Dinamin niya yung bangka ni Peter. Anong sinabi ni Jesus? Ihagis saan? Sa malalim. Sa malalim yung lampat. And then, anong nangyari? Kung inihagis sa malalim yung lampat? Maraming nahuli. At anong ginawa ni Peter? Anong ginawa ni Peter? Kung marami ang nahuli. Brother Mark. Lumuhod sa harap ni Jesus at anong sabi kay Jesus? Lord, depart from me, for I am a sinful man. Okay. Good. Very good. You got the gospel. Now we go to the homily. Ano
ang sinasabi sa personal na buhay ninyo ang Ebanghelyo ito. You know what happened? You know the situation. Alam niyo ang nangyari kay Pedro. At yun ang posibleng sinasabi ni Jesus sa inyo sa Ebanghelyo ito. Anyone believe? Yes, please. Sometimes called Lord, our Master, but in fact, we do not really believe Him. We have doubts. Pero once that's good, we have the answer prayer. Sa kapela po natin po na yung pasasalamatan at tawagin si Lord. Irene, thank you, Irene. Natutuwa ko. Nang kuminsan, nagdududa tayo sa Panginoon. Hey, we doubt the Lord. At kapag nangyari lang yung hinihingi natin o yung milagro natin, doon lang siya natin kikilalanin bilang Lord. I hope you don't mind if I ask a more go-giver personal question. You don't have to give us the details. What are your experiences in your life na nung una nagduda ka kay Lord and then after that, something happened? And you believe in Him in a deeper way. Kaya ko nang sabi ito kung minsan natutunan tayo. Medyo hindi na po ang nag-asawa ko. Isip ko parang hindi ako after a year, sa atin na po. Every time po, nag-buo ako ng period ko, I would cry. And I would pray. Still, pero, even if I pray, I do hard, sige, tumatid ko yung period ko, hindi ako. So, that means that the doubt prayers, the next part of my prayers. But then, no, after a year, exactly after a year na, after I get married, that's when I had my first son. And the only way I'm doing it. And she even said it really, wow. Isn't that wow? Very good. Ang pangalan? Pangalan mo siya? Luigi. Wow. Very good. Eh, natin po niyo yung Shiri ni Irene. So, she very late. Well, medyo matanda na nung kasama daw. And she was doubting kung magkakala pa. And every time she prays, she's asking for a son. And hindi ka bibigyan. And then after exactly 1 year, she caught a very, very big fish. Nagkakala na si Luigi. See? That's a movie. That is the message of the Lord for you because of this gospel. Thank you. Praise the Lord for that. Thank you. Thank you. Ngayon, matubo mo na po yung pamilya natin. Luigi. O ba, matubo mo na po. Okay, any other sharing po? Pero kung gusto mo mag-share pa, what would be the message of the Lord? Ay, sige po. Sige, sige mo natin. Isang bagay lang pong pumasok sa isip ko kanina ni Mila Hobie. I was asking myself, do I need a miracle to make me believe deeply in the Lord Jesus? Kasi kung may experience ako in the past, madalas po ako talagang naniinas ako. Pero there was a certain point of my life when I really needed to go make sense. Siguro po, yun ang method ng Lord na itawagin lang talaga ako, lumaki sa kanya. And this I realized. Kaya, yun ang sabi sa papa. I really needed to be. Was it a miracle that I needed so that I can go deeply into the relationship with the Lord? Yan ang nakuha ko sa kanya. There was a marami pong instances kaya sa ako. There was a miracle of my life. First of all, maybe died because of age fever. And pinasahan ko sa nanda, and then he gave me back my son. That was one of the things. Salamat pa siya. Kapakal po na. Kung isa po, ang daming milagro na nangyayari sa buhay natin na hindi natin napapansin. At meron mong kasabihan sa isang taong naniniwala sa Diyos, hindi na kailangan ng milagro. Because every day is a miracle from the Lord. I would only be asking, thank you to God. I will be sharing with you. This is my own thing from the gospel. Ito po yung
na pulong ko sa ibang heri sa kanilang Cavite. So, kahit ang mukha ko ni Pedro, minsan nagpo-complain ako ng Pedro, Lord, ilang tatlong taon na ako nanginisa dito sa St. Jude. 27 years na ako nanginisa bilang pare. Kuminsan pagod na ako. Akala ko po tapos na tayo dito sa gawain dito sa St. Jude, tapos na yung mga pinagawa natin, maayos na ang lahat. When I discovered, may utang pa po tayo ng 52,000 pesos. So sabi ko, Lord, I worked all night, pagod na ako. Hindi ko po usahin ang magpalimos. Ayaw ko magpalimos. Ayaw ko magpalimos. Kaya kung mapansin ko rin, hindi tayo paparaful, hindi tayo... Ayaw na hindi ako lumapit na talaga ang magpalimos. So, I know the Lord, I fish all night. Kasi yung nagawa namin, ayaw ko magpapalang 52,000. Kaya po ako. At sinisingin na tayo. So, sabi ni Lord, well, throw your net into the deep. So, yun po ang ginawa natin. Sabi ko, alam ba pala kung humingi po ako ng tulong sa iyo, kasi mo na bang magpapahin. So we had a second collection last Sunday. And I threw my net sa iyo. And then, believe it or not, believe it, kaya ito po. Hindi naman kayo nag-usap-usap kung magkakang ibibigay ninyo. Hindi naman kayo nagkasundo o magkakang ibibigay ninyo. May utang tayo 50,000. When we counted the second collection, exactly po, 52,000. So there was this one boat filled with fish. Exactly what we needed. At hindi po po tapos. That night, a family came to me na hindi ko man po kilala. Hindi ko man alam na dito nagsisimba. Hindi ko man po kilala. Don't know them. Then they approached me after the mass. Amo, may utang pa pala tayo. Ito po yung contribution ng family namin para po sa utang natin. Kaya sabi ko, ay, salamat po. Ano pong pangalan nyo? No, please, mami, don't mention namin. They didn't even want to give me their names. Well, even if I promise that I won't tell their names. So, I cannot, even if I want you to tell their names, alam mo, hindi mo kilala. And I hope they forgive me for sharing this. They don't even want to share this. So, when I went inside my home and opened the envelope, I was shocked. In the envelope were another 52,000. One boat full of fish, I had two boats full of fish. Dalawang bangka po na puno-puno ng isla. And you know what? When I saw that miracle, I don't know, I was not thinking of his gospel. I went to the Lord. I didn't tell her, Mom, thank you, Lord. Sabi ko po kayo, Lord, please purify my intentions. Please purify my intentions. Like Peter, I knelt before the Lord, napahiyak po ako sa ilalot yun. We did a lot of things here in St. Jude. I don't know, sabi ko, Lord, purify. I don't know, what's the real purpose? Or why are these things happening? Please purify my intentions. I said yes and went to the great time to do a new apostolate there. Di man po alam talaga kung pinapasunan ko doon. One night I was praying to the Lord, Lord, purify my intentions. Bakit nandito ako? Now, ito na naman, nandito, nakumay na sa great time. Hirayin naman ngayon, wanting to remain in St. Jude na sana tayo mo magkasama dito. I don't know what my intentions are. I said, Lord, purify my intentions. Ang dami po nangyayari sa buhay natin, mga pangarap natin sa buhay natin, and we ask, the Lord, miracles happen. Kung ano ni sabi ni Hachintoni, miracles happen. Kung isang din namin nakapansin, then we ask the Lord, Lord, purify my intentions. We may want for healing, we may want for prosperity, we may want